Topic po natin na request niyo ito, varicose veins. Okay, may manas sa paa, ang hirap talaga gamutin ito. Lalo na pag tumatanda tayo, palaki ng palaki yung varicose veins. Yun napapansin, nagmamanas na. Okay? Ang hindi maganda sa varicose veins, pag palaki ito ng palaki, lalo na yung mga malalaking ugat, meron din danger na magbuo yung dugo doon. Ang tawag natin dito, emergency ito eh, deep venous thrombosis. Pag malaking ugat, nagbuo yung dugo, pwede yung dugo umakyat, pumunta sa baga, magbabara, pulmonary embolism, nahirapan yung puso, may namamatay doon, delikado. Kaya tuturuan natin paano gumanda ang circulation sa vein, venous circulation natin sa mga may varicose sa paa, may manas, sa mga senior at para sa lahat. Okay, magbibigay tayo 12 tips ha. Number 1, bakit ba nagkaka-varicose? Meron na mamana yung varicose pero dahil sa trabaho natin, lagi nakaupo. Okay, pag matagal nakaupo, lagi naiipit, lalaki ang varicose. Yung pirming upo, isa din. Yung pirming nakatayo, yung mga security guard, yung sa mga mall, naawa talaga ako sa mga mall, walang silya. Diba? Nakatayo lang sila ng 4 hours, 5 hours, magmamanas talaga yung paano. Paano yung gravity eh? Mabuti, bata-bata pa sila. Pag tumatanda, magmamanas talaga yun. So, manas and varicose pag nakatayo. Ano ang maganda? Ang maganda dyan, minsan uupo, minsan tatayo, minsan maglalakad-lakad, yung paglakad ang maganda. Kasi yung lakad nagpapump eh. So, ang tip nga sa mga may varicose, kailangan galaw-galaw. Kahit nakaupo ka, ipump-pump mo yung paa mo. Pinapump yan, no? Pinapump siya. Ha? Para tumigas yung binti natin. Para umakyat ulit yung dugo from veins pataso. So, huwag pirmi. Kailangan gumagalaw-galaw. Kasi pag pirmi tayo, yung dugo magiging stagnant doon. Hindi gumagalaw. Pag hindi gumagalaw, magbubuo yun. Pag nagbuo, lagot tayo. Okay? So, galaw-galaw. Upo, tayo, galaw-galaw. Parang for circulation. Number 2, tulad na sinabi ko, walking is the best exercise. Pag naglalakad tayo, yan ang pinakamaganda sa varicose veins, pati sa manas. Kasi pag naglalakad tayo, napapump mo yung binti mo eh. Yung calf mo, yung binti, napapump siya. Diba? Pati yung hita, napapump. So pag pinapump mo yan, yung manas at yung varicose lumiliit. Diba? Pinapump mo eh. Yung mga ugat kasi natin, mga varicose veins, nasa gitna yan ng mga muscle natin, nasa gitna. So, pinipisa nung muscle, pinipisa niyan, umaakyat. Okay? Pag gumagalaw, aakyat mula sa vein, yung dugo, pupunta sa puso, pupunta sa kidney, iihi. Maganda yung circulation. Diba? Gumagalaw ka eh. Tapos, stretching din, very important. Number 3, pag nag-i-stretch tayo, naglalakad tayo, napakaganda niyan. Isa pang maganda sa walking, titigas yung muscle natin sa binti. Di ba? Pag malaki muscle mo sa binti, kailangan malaki yung muscle, eh, yung maskulado. Pag malaki muscle mo, naiipit niya yung varicose. Naiipit niya, so papump up siya. Nakaipit siya, parang nakakompress siya. Di ba? Pero kung walang muscle, malambot, eh lalong lalala yung varicose veins. Pwede po kayo magtanong ha? Number 4, very important. Ito, hindi nyo pa ito alam. Pinakamaganda sa may manas at may varicose, kung magagawa nyo to ng 30 minutes sa tanghali, napakaganda. Ano tong 4th tip ko? Elevate your legs. Kailangan yung paa nakataas. Kunyari ito, yung paa natin. Nakataas siya, mas mataas sa puso. So, kung may lunch break, baka merong mahihigaan. Higa lang sandali, tapos nakataas yung paa. Pwede sa sopa, nakataas yung paa. Basta yung paa nakataas, yung puso mas mababa. Bababa yung dugo. Yung varic, parang yan, kita mo yung kamay ko. Pag nakataas, oo, mas mataas siya sa puso. Oo, walang ugat to. Diba? Pero pag binaba ko to, yan, baba ko lang konti dito, yan, labasan na yung ugat to. Diba? So, ganun din sa paa. Kailangan nakataas siya. Kung nakataas nga yung paa mo sa dingding, mas maganda. Kung mga 45 degrees. Yung iba, kaya 90 eh. Mahirap yun, nakataas eh. So, pag nakataas, bababa yung varicose veins. Yung liliit yung varicose veins. Yung manas in 30 minutes, mababawasan yan.
Taas yung paa nyo, after 2 hours, maiihi na kayo. Kasi lahat ng tubig sa paa, babalik na yan. Pupunta na sa puso. Yung puso, ipapump sa kidneys, maiihi nyo yan. Pag may manas po, delikado eh. Pag manas na manas yung paa, hindi natin pinaliit, magka-cramps, sasakit, restless legs, fatigue, mangangati, magsusugat pa. Okay? Elevate, 30 minutes lang, nakadaya na tayo. Kasi nakatayo ka, di ba? 4 hours. So pag tinaas mo, makakapahinga siya konti. Yan ang number 4. Number 5, compression stockings. Yan, may nabibiling mga compression stockings. Sa online, marami ka na mabibili ngayon. Sa mga drugstore, meron din medyo mahal ang compression stockings. Eh. Siya yung medical grade. Hindi ito mga stockings ng babae lang. Ha. Yung talagang meron siyang talagang may grade mula sa paa hanggang sa binti. So, maraming klaseng compression stockings. Iba-iba yung lakas. Yung sikip niya. Pag nag-uumpisa pa lang kayo gagamit, doon kayo sa mild na sikip, siguro mga 15 millimeters mercury. Mga ganun lang kalakas. Ganun lang kaipit. Para hindi ka masaktan. Pag nasanay ka na sa mild, sa 15 millimeters mercury na ipit, lilipat ka doon sa moderate, mga 25 millimeters. Mas masikip na yon. Minsan masakit na yun, masikip na yon. Yung sa akin, minsan ginagamit ko, 35 na eh. Pag ginagamit ko siya, 35 na. Yung malakas na talaga yung ipit. Para hindi na siya magmanas. Kailan ginagamit ang compression stockings? Sa mga may manas, sa mga malalaking varicose veins. Kung kayo ay may sasakay ng airplane, kailangan compression stockings. Amerika, pauwi dito. Maraming balikbayad, pag uwi dito, manas yung paa. Ang tagal nakaupo sa airplane, di ba? Kaya nga ang tip ko, elevate ang leg. Eh. Paano ka mag-elevate? Nasa airplane ka ng 18 hours, di ba? Tapos nainitan pa dito, biglang bubuka yung mga ugat, magmamanas sila. So compression stockings para hindi magbuo yung dugo. Habang gising lang, no? Pag gising naka-compression, pag matutulog, pwede natanggalin yung compression stockings. So may nabibili yan online, medyo mahal eh, mga 1,008 isang piraso, yung magagandang klase. Yung akin ito mga binibili ko. Minsan binibili ako marami na may discount ko marami. Okay? So yan na, elevate legs, very important, galaw-galaw, exercise, yung mga best tips agad binibigay ko. Ito po, number 6, very important, pampahaba ng buhay, hindi nyo pa ito naririnig gaano. Kailangan nyo ng massage. Yung magaling magmasahe, yung nakadapa kayo, yung massage mula sa paa, tapos yung binti, minamassage, at yung hita, pataas lahat ang massage. Kunyari, ito paa, pataas, sa binti, pataas ang stroke. Pataas lahat ng stroke. Walang pababa. Para kung may manas, itataas mo sa katawan, sa tiyan, sa katawan, sa puso. Kung may varicose, pataas lang lahat, hindi delikado. Kasi ang venous circulation, pabalik sa puso. Eh. Ayaw mo mag-massage ng pababa, eh, baka maipit yung varicose, pumutok. Eh. So pataas lang lahat. Okay? Yan ang pinakamahalaga dyan. At pag nagmamassage, kung once a week, mayroong marunong magmassage, kailangan magbabayad or kung nasa abroad, magpalitan na lang kayo ng massage kung partner kayo. Ang pagmamassage, good for venous circulation, gaganda yung blood circulation doon, pati yung lymphatic fluid, may lymph tayo eh, yung parang clear liquid yun eh, na ano rin yun, kasama rin yun sa parang dugo din natin yun eh. So, nababalik lahat sa puso. Yun ang kailangan eh. Yun ang nagdadala ng mga, yung mga waste products, pabalik sa katawan, ine-exhale or dinudumi natin. So, massage is very important. Ang dami pong benefits ng massage. Pwede siya for bawas stress. Massage, gaganda immune system mo. Improve flexibility, reduce pain, mas makakatulog ka, at mababawasan talaga yung manas mo. Pag hindi nyo to ginawa, maniwala kayo, ha, lalo na pag tumatanda na, sinasabi ko sa inyo, tingnan nyo yung paa nyo, okay? Yung binti nyo, i-press nyo yung buto. Pustahan tayo, may manas doon. Sigurado ako, gabi na ngayon eh. I-press nyo yung buto, makikita nyo yan sa paa, may manas na yan. Pag hindi nyo tinanggal yung manas na yan ngayong gabi,
Next day bukas, may manas pa rin konti. Tapos nakatayo ka the whole day, padami ng padami yung manas. Diba? Ayaw natin yun. So, kailangan paghiga, nakataas. O kung sa tanghali, sabi ko, nakakadaya, elevate legs. Kung walang compression stockings, kung may compression stockings, makakatulong. Tapos pag natulog nga, medyo 1 to 2 pillows. Sino bawal humiga ng may 1 to 2 pillows? Yung may heart failure lang, pero konti lang naman may heart failure, yung may mahina puso, di ba? Tapos yung massage kahit once a week, napakaganda po. Para matanggal lahat ng manas sa katawan natin. Kung nakataas ang paa nyo, tapos minamassage papunta sa puso, stroke natin, mas mabilis pa mawala yung manas. Okay, ganyan lang ang tip. Hindi pwede yung nakaupo kayo, ito mali ginagawa na iba, nakaupo, nakataas ang paa. Baliwala. Yan, no? Nakataas pa ako, nakaupo ako, baliwala. Yan. Kasi yung puso ko, mas mataas pa rin sa paa ko. Kailangan nakahiga ako. Yung paa nakataas, para nga bumaba. Physiology nun. Okay? So, sinabi ko na, elevate, massage, walking, yan ang mga best tips natin. Dagdag tips pa to. Number 7, gusto ng varicose, malamig na panahon. Kung nasa Amerika kayo, nasa Canada, maswerte. O minsan sa Hong Kong, malamig. Pag malamig ang panahon, nagko-contract ang varicose. Mas lumiliit. Pag maliligo, try nyo na malamig. Oo, lalo na sa paa. Buhusan nyo ng malamig na tubig yung paa nyo, kita mo mas magko-contract. Kung nag-exercise, maganda mag-exercise sa malamig. Kung nasa gym kayo, doon kayo, yung may aircon. Kasi pag malamig, makita nyo, tingnan yung varicose nyo, hindi ganun kalaki. Pero pag naglakad kayo sa init ng araw, bubuka yung varicose mo. Kaya kung maglalakad kayo sa init, ay kailangan naka-compression stockings ka. Ang tip ko lang, kung masyado masikip yung compression stockings, mahirap mag-jogging. Masakit eh, naiipit. So pag naglalakad, kailangan medyo mild lang yung sikip ng compression stockings nyo. Pero kung tuloy-tuloy naman yung pumping, baka pwede na walang compression stocking habang gumagalaw ka. Ayaw mo lang matagal nakaupo eh. Mga long car ride, long airplane ride, ayaw mo doon ka magsusuot ng compression stocking. So 7, cold water, cold weather, gusto ng varicose. Number 8, bawas sa alat. Alat na kinakain natin, yan na nagpapamanas. More salt, yun na nagpapamanas. Number 9, inom ng maraming tubig. Okay? Kailangan natin maraming tubig for the circulation, healthy circulation, maganda sa iwas UTI, iwas kidney infection, maganda sa digestion, maganda sa constipation. Kasi pag nagtitibi tayo, yung iri ng iri, nagmamanas din. At lumalaki din yung varicose pag umiiri. Diba? Ang hemorrhoids, ang almoranas, at ang almoranas at varicose veins, halos pareho yun eh. Varicose veins, kakairi din, di ba? Kakatayo. Ang almoranas, ganun din, kakatayo. Lumalabas yung mga ugat natin doon naman sa puwet. So, drink lots of water, kailangan din natin yan. Number 10, pagkaing mataas omega-3 fatty acids, mga isda, bangus, tuna, sardine, salmon, omega-3 fatty acids, mga mani, okay din to. Mga green leafy vegetables, syempre maganda rin yan, makukulay. Para maganda rin yung ugat natin. Pero itong mga omega-3 sa fish, for ano yan eh, sa circulation yan, mas hindi nagbubuo yung dugo natin. Number 11, kailangan mo yung deep breathing exercise. Hinga malalim. Yan o. Tapos pigil, tapos laba. Anong kahalagahan ng deep breathing exercise? Para more oxygen, di ba? More oxygen sa katawan natin, tataas yung oxygen mo sa pulse oximeter habang nag-exercise ka. Bawas din sa stress. Deep breathing nakakabawas sa stress. Number 12, tigil alak. Alak masama sa mga ugat natin. Bad for venous health. Okay? Sigarilyo, alak sigarilyo, nakakatigas ng mga arteries natin. Hindi rin maganda po. Diba? Lalo mababara yung blood flow natin. Lalo mababara. Gusto mo nga, maganda yung daloy. Okay? Tapos habang nagmamassage, isa pa pala,
Or kundi kayo nag kundi naman kayo nang mamasahe bago matulog, lagyan ng lotion yung paa. Siyempre, pag varicose, pag manas, di ba, nag-dadry yan. Mamaya, magputok-putok na, mangangati-ngati na yung paa. Ayaw po natin eh. Kasi pa nagsugat-sugat na yan, yan ang complication ng varicose na malala. Yung malaking-malaking varicose, eh, nagsusugat, delikado. Okay? So, magpa-check up tayo sa doctor kung talagang malaki na yung varicose veins. May mga opera, pero so far, yung operation, temporary lang eh. O, kahit matanggal yung malalaking ugat, lalaki din sa ibang parts eh. So, kailangan nyo pa rin gawin itong lahat na pinapayo ko. Walking, moving, elevate legs, nakataas pag sa gabi, massage, compression stockings, gagawin pa rin yan kahit na-operahan. Merong mga cream-cream na binibenta, wala, hindi po ako naniniwala na... Siyempre, ano ugat yun eh. Kahit anong cream gawin mo, paano liliit yun? Kaya nga, compression stockings na ginagamit natin eh. Diba? Hindi talaga gaano nakakatulong. Merong mga laser-laser para sa maliliit na ugat. Siguro yung maliliit na spider veins lang. O siguro kung tatakbo sa Miss Philippines o Miss Universe, ayaw mo may spider ka, pwede yun. Pero yung pinag-uusapan po natin, hindi yung mga maliliit na veins eh. Yung maliliit na veins, hindi naman delikado. Oo, pangit lang tingnan, pero hindi siya nakakamatay. Ang pinag-uusapan natin, yung malalaki talagang mga ugat sa paa. Yung malalaki, parang ganyan, parang ganito. Pag malalaki na, hindi na maganda yung daloy ng dugo dun eh. Yung circulation, ang delikado. Baka nga magbuo yung dugo, yun ang delikado. Finally, pag may manas, itong tips ko for varicose and manas, yung manas na dahil lang po sa nakatayo kayo. This is called dependent edema. So, pag matagal kayo nakatayo, nagmamanas sa hapon, mas manas, pwede itong mga tips ko. Pero merong manas na mas seryoso. Yung manas na seryoso, tatlo ang possibility. Heart failure. Mahinang-mahina na puso, nagmamanas, ibang usapan na yon. Kidney failure, hindi na umiihi, sira na kidney, nagmamanas. Manas muka at paa sa kidney failure, iba na rin usapan doon, dialysis yun. Liver failure, lakas uminom ng alak, lumalakit yan, nagmamanas din, ibang usapan doon. Okay? Pag liver failure, kidney, o heart, papacheck up tayo sa doktor nyo, di ba? So, yung doktor nyo, may gamot na binibigay, matutulungan yung puso, yung kidney man, yung liver, baka may pampaihi pa bibigay sa inyo. Tapos, pero itong mga tips, pag malakas-lakas kayo, pwede pa rin naman eh. Gusto mo pa rin naman mabawasan yung manas eh. Oo, pero basically, may ibang usapan yon. Pero itong mga tinuturo ko sa inyo, para sa senior, may varicose at may manas, malaki po tulong nito. Promise. Sigurado, ginagawa ko to. Galaw-galaw. Okay? Galaw-galaw, tumatanda kasi lumalaki yung mga varicose natin. Yung sinabi kong walking, yung pagtaas ng paa, very important. Check nyo kung may manas kayo. Tapos yung massage. I think it will increase your lifespan. Kasi ganda talaga ng circulation eh. Diba? Kasi nga pag tumatanda tayo, hindi na maganda yung daloy ng dugo eh. Iba pa rin yung may tumutulong. Pamparelax, iwas depression, gaganda blood circulation nyo, mawawala pa yung mga sakit-sakit sa likod, sakit-sakit sa paa, paano napapalambot yung mga matitigas na litid. Okay? Sana nakatulong tong video natin. Maraming salamat po. God bless po.